Good day, and for this lesson, we'll be talking about ultraviolet fiber tape and paint. So, ang pinaka-objective nito is to for you to define ultraviolet fiber tape and paint examination. At paano siya ginagawa? Okay? So, supposedly again, dapat ay meron tayong simple way of asking you how you are about to conduct ultraviolet fiber tape and paint examination if ever na tayo ay naka Google Meet. Since hindi, then definitely please pause for a while and you ask yourselves what is your knowledge about this particular lesson. Okay, when we say ultraviolet examination, this is a method kung saan ine-examine natin yung condition of our evidence using an ultraviolet light. So dito ang ginagawa natin is ginagamit natin yung UV light or ultraviolet light in the document, weapon, chemicals, minerals, petroleum products and other items so that malaman natin kung yun ay parte ng routinely activity natin. Okay, so example niyan, di ba? Kapag kayo ay bumibili sa malalaking tindahan dati na nauso yung mga peking pera, tinitingnan nila yung pera under the ultraviolet light. So similar with our criminal investigation, we can use ultraviolet examination para ma-examine yung mga evidence natin. So in the fiber examination, ang tinitingnan natin dito sa fabric niya kung siya ba ay knotted, woven, or tinitingnan natin yung color, composition, and construction. So dito, using an ultraviolet lamp or light, pwede nating tingnan kung yung fabric ba ay similar with other fabric. So, ang ginagawa natin, bakit ginagawa natin to? In instances po, yung fabric natin ay pag binalik natin dun sa original niyang itsura, kung siya ba talaga ay parte nun. Example nito is nahaklit yung damit. Yan yung evidence mo, nahaklit yung damit. So, titingnan mo ngayon kung yung nahaklit na damit or na pigtas na damit, pag binalik natin doon sa kanyang original na pinanggalingan, pag minatch natin siya together, siya ba ay mag-end or mag-meet yung endings niya. So, definitely, we can use that in ultraviolet examination. So, dito ang ginagawa natin, ilalagay natin sa dark room yung object, tapos titingnan natin siya under the ultraviolet lamp, and then titingnan natin, i-spread natin siya, and pag nakita natin na yung component ay pwedeng mag-join together, then definitely, this piece of evidence is part of a larger object that can serve as your larger evidence. So, pwede mo siyang ilagay sa documentation mo, na merong nahaklit na damit, napigtas na damit, that are part of the dress or clothing of the blank. Okay? So, that's another way. Next, pwede mo pa siyang i-identify according to their type, color, and matching characteristic. So, dito, pag parte na siya, nakita mong parte siya nun, pwede mong i-identify siya further using a microscope. And generally, although hindi naman natin masyadong ginagamit ang mga ganitong evidences, kasi kailangan mo pa siyang substantiate, meaning to say, napakarami pa ng pag-aaral para maklaim natin yung evidence na to under the ultraviolet lamp ay considered as okay, definitely, it can corroborate other evidences as well. Ibig sabihin nun, kahit hindi natin masyadong nagagamit ito dahil sa ultraviolet lamp examination or light examination, pwede siya mag-corroborate with other evidences na available sa crime scene. Okay? And pag tape examination naman, ang ginagawa natin, tinitingnan natin under the ultraviolet lamp or light kung yung tape on a roll is possessed by an object, by the suspect. Meaning to say, makakita ka ng tape dun sa crime scene. Tapos, yung end of a tape roll is found that is possessed by a suspect. Then, definitely, that's part of your evidence. Paano mo siya titingnan? Titingnan mo siya under the microscope light.
ay sorry, the ultraviolet light, and then titingnan mo kung nagmamatch yung dalawang parte nung end nung tape na yon. Okay, although napakabihira lang naman makita yung ganitong instances, pero still nagagamit ito as evidence in our crime investigation. Then pag cordage naman, pag sinabi natin cordage, naputol na tali. Ganon. So i-compare natin under the UV light kung yung talagang tali na yun ay connected with each other. Or kung sino yung nag-manufacture, kung yung bang manufacturer ay saan ba siya galing, ganun. Base sa kanyang mga specification kagaya ng color, diameter, and construction. Example of that is, ginamit na panakal yung tali. Tapos yung tali ay pinutol from one. Tapos nakita mo siya sa crime scene yung pinangsakal na tali. Ngayon nakitaan mo na ganito yung composition nitong tali. So hahanapin mo ngayon kung sino yung may property ng ganun na tali. And then under the ultraviolet examination, titingnan mo ngayon, ultraviolet light examination, titingnan mo ngayon kung yung cordage or yung tali, yung ending ng dalawa, yung pinutol na parte, pag minatch mo siya together at nagsushoot siya under the condition, then definitely pwede siya mag-corroborate with your explanation. And then pag paint naman, pag tinignan natin siya sa microscope or tinignan natin siya sa ultraviolet, pag may point of similarity ang paint, automatic siyang pwedeng gamitin as evidence. However, ang pinaka the best sa paint examination ay ang quartz spectrograph, kung saan yung composition is gonna question natin yung, halimbawa, meron ka nakitang paint sa damit ng tao. So, using a quartz spectrograph, pwede mong gamitin na, ay, ito pala ay nakikita ng tao yung paint na yon. So, ngayon, titingnan mo na ngayon yung crime scene, kung aling parte ng paint na yon ang nakikita ng tao. Ano? Then, ang last slide naman is to tell us what is the resolution, or you will give a case study telling us with a paint, a hair, a cordage, a tape, and then na cases kung saan nagamit yung mga evidence na yon as our evidence in the resolution of the crime. Thank you so much for listening.